Ngayong araw na ito, nabigyan tayo ng pagkakataon sa isang exclusive interview kay dating Air Forces of the Philippines General Dionisio Santiago, at dati rin po siyang PDEA Chief Director, at nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay naglingkod sa Duterte Administration bilang Dangerous Drug Board Chairman. Dito sa aking panayam, tinanong ko si General Santiago kung ano ang reaksyon niya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga or yung sinasabing cocaine or pulburon. Wala pong kailap-ilap na sinabi ni dating General Santiago na wala silang record sa PDEA. Ito po si Santiago ay senior director po yan. Matagal na po siya sa tanggapan ng mga sumusugpo sa illegal na droga. Pakinggan po natin ang ating panayam sa kanya. Kayo tayo dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board Director noon. No. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko, saka si Derek, pero yung sabi ko, may natatandaan ba kayo na encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos na rin, sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-reply ang kone, ang PDEA, yes, sir. Through Derek. Kaya Derek, unang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug. Yes, sir. Dahil sa yung kone, meron kami tinatawag National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Opo. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate yan ang member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Opo. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute yan, pati Coast Guard. Opo. Ngayon, lahat ng report, ibabalidate yan. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Opo. Tapos sir, tatanong ko rin mo sir. Kasi ang pinangangalandaan ni dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun o ano lang? Mayroon ko, basta kung saan ang, kung saan ang source niya. Opo. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag racing speaker. Opo. Eh, ba't ko siya i-invitayin ko nasa drug list siya? Nung panahon, hindi pa siya Pangulo. Senador siya. Opo, senator. Sir, sinasabi naman na hindi naman, nagpangulo lang si, yes, sir, si BBM nitong 2022, di ba? Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga narkolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na dalkalaban sa politika? Ano ba politika? Yung mga narkolis? Yung iba nagpon sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama, pero hindi naman ako, ano, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero wala naman, walang magagawa doon, hindi ko malaman yung mga pinangalanan niya. Okay. Yung pinangalanan siya na bandang huli, nakipag-request ng meeting sa akin, kinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, pero wala ako dyan. Sa wala akong involvement. Opo. Inamin niya sa sugal meron. Opo. Ngayon sabi ko, sabi ko, pwede order record ko, babayaro ko mo. Yes, sir. O sige. Hindi, kung ganyan tinangkita, babayaro ko. Opo. Hindi ka nagsisinungan nila, ako, you can see me personally. Yes, sir. Sir, ito sa dati, nung nagsalita, dati si dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, mayroon anak daw si Pangulong Duterte na sa drug list. Anong pong reaction niyo po doon? Kagaya ni Pulong na sinasabing may dragon-dragon group. Yung sa akin na, Juan, that as far as we are was concerned, alam mo mayroon report, pero ang report, binabalidate yan. Opo. Wala naman kami nakita ang report eh. Ibig sabihin sa... Tapos,
ang makakasagot niyan, yung mga, kung that I doubt it very much, kagaya ng mga naging director ko sa Davao, parang mas silang binabanggit sa akin. Yes, sir. Yung chismis, marami. Opo. Hindi tayo, hindi naman naubusan ng chismis. Yes, sir. Tama po. Opo. Sir, ito sir, last na katanungan ko po, sir. yung umuugong na kudita, may naririnig po ba kayo mga nasasangkot ng mga retirado opisyal? Eh, alam mo yung kudita na yun, hindi mo ganang padali yan. Professional ang armed forces natin. Alam mo yung mga kwan, sinong credible leader na mag-lead sa kanila? Yes, sir. Dapat yung list ko yung mga nagpapayag ng resolution, iba-ibang grupo yung mga yes, team non-team-mayor. Sino ba credible sa kanila? Yes, sir. Credible ba yung mga kwan? Siguro pagka nakakita ka ng charismatic na retiree, kaya may pinagsabihin ako yun. Ikaw, unang-una, general ang tawag sa'yo. Okay. Hindi mo naman kinukulit, eh, hindi ka naman general. Yes, sir. Tapos sabi ko, hindi ka naman pensionado. Pero, okay. Tapos sabi ko, kung pwede, diniretso ko siya. Kung po pwede, you speak for yourself. Yes, sir. Huwag mo kami idamay ng mga retirees naman. Na, alam mo, pag retire ka, para kang kotse. Pag nag-retire ka, yung kotse, kahit brand new, pag lumabas na ng kasa yan, depreciated na kami. Yes, sir. Hindi na kami ganun ka-influential. Yes, sir. Ha? Tsaka yung mga bata, nasa servisyo, hindi mo malaman, hindi mo masabi kung anong nasa isip nila, sir. Pero may mga sarili-sariling agenda rin yun eh. May mga future na inaalagaan yan. Bago sumalang sa ganyan yan, eh, hindi mo madaling isalang. Although, yes, ang kwan dyan na maraming utang na loob yung mga pati kami yung retirees, the former president, dahil lumaki pension. Yes, sir. Dati mas malaki pension ng mga bagong retire sa amin. Okay. 20 plus kami, yung retiree, umabod na si Shane. Kaya in-adjust kami. Okay. Pero just the same, yung kwan na yan is, lahat ng tao makukuha sa kwan. Okay. Yan ang mga nasa military, they're police, they're thinking individual. Okay. Ang lahat kami, ang ginawa namin, sa mga cooler heads will prevail. Na kasi nagugulong ang yes, nagsasapad dito bayan eh. Yes sir, tama po. Nagsasapad dito bayan, yung ordinary citizen. Yes sir. Na ba kinalaman ng mga ordinary? Okay. Thank you very much. Mga paratang ni Former President Duterte kay BBM. Ang pagkakabanggit ni dating Pangulong Duterte na si BBM ay bangag at gumagamit ng droga ay isa sa mga paratang na may bahid ng paninira sapagkat makikita natin na ang mga paratang di umano ay nakikita ni dating Pangulong Duterte sa drugs watch list. Ang paratang na ito ay nagiiwan ng malaking katanungan sa bawat Pilipino. Una, kapag ba kaibigan mo ay hindi mo isusuplong sa batas, ganito ba ang isang leader na pininiwalaan natin? Pangalawa, kung tunay ngang totoo ang paratang ni PRRD labang kay BBM, ano ang gagawin mo bilang tagapagtupad ng batas? Pangatlo, ang dating pangulong ba ay nasa tunay na katinuan? Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, ay mag-aartikang parang bata at babanggitin mo ang mga paratang para makaganti lang? Pang-apat, kapag nawala sa posisyon si BBM, sino ang papalit? Yan ay ang mga katanungan na dapat natin itanong kay PRRD sapagkat hindi tayo republika ng mga maninira at mga tanga at paniniwalaan lamang natin ang mga tunay na nakikita natin. Mm-hmm.